Diyos, vlog lately sa one of the barangay and ang Dipolo. Alright, so eto, I think this is my, I don't know, second, third time para mag-donate ng tubo. So, but this one, kasi before that, my first and second, it was I can't remember that the year, no? Pero that's for the Red Cross naman. Pero this one, this is Lucy 4, St. Luke's. You see the logo there at yun. So, para sa St. Luke's daw ito. Anyway, sa atin, nakatulong sa mga nangangailangan, sa mga tao, dudugtungan pa natin ang buhay. Kaya, ginagawa natin palagi na mag-donate ng tubo. At I think, sabi nila, it's good din for your health na nag-donate ka ng blood. But anyway, nag-start sila dito ng 8 and then Sunday after lunch on. Alright, so depend daw sa'yo kung how long. Depende sa ano, ng ugat mo, it's take about 15-20 minutes or 30. So after that, okay. So right now, yun na. Medyo ano lang, nagulat lang ako talaga. Ramdam ko yung toso kanina. Nitrek kanina. May swabe ang kanya. Pagkaka tusok. Thank you. So meron silang pag-ibawi after. Hi po. Hi Doc. Good morning. So ito nga. So one of chan owner na makausap natin si Doc Joshua for this blood donating here at Antipolo, San Isidro Parish. Okay. Doc, good morning. Good po. How are you today? Okay naman po. Okay. So kahit marami kayong nakikitang blood, you're okay. Yeah, okay naman. Sanay naman. Yes. Sanay na. Anyway, so this blood donating is for exclusively for St. Luke's. Tama ba? From what I know po, yes po. For St. Luke's po, yes po. Ah, okay. So how often po you're doing this? Iba-ibang ano ba to? Paano ba ang coordination? Yeah. Depende po. Usually po, yung mga taga-pathology po natin nakipag-coordinate po. May mga tao po talaga na designated po to find mga sites po na pwede po mag-donate. So, naswerte namin kasi napili ang San Isidro for this charity, tama? Yes po. Pero kami rin po, swerte rin po kami. O, diba? Pareho tayong swerte. Yes po. Kasi, one thing sa dami. So, right now ba, you think for how many people na nakunan nyo? Since what time nung start po? 8? 9? Yeah, mga 8. Mga 8 siguro. Okay, so maybe 100 packs na. Wala pa naman 100. Pero let's see, maaga pa naman. So until what time is this? Yung organized, yung scheduled na time namin is hanggang 1 po talaga. Okay. Pero tingnan po natin kung kakayanin po. Oo naman, sayang naman. I mean, yes, di ba? So, what if kung 1:05 biglang may dumating? Alam naman, di ba? Kasi that's... Yes, so, basta willing po sila po. Exactly. Sige, maraming salamat sa St. Luke's. So, eto, kasi ako din, every 2 years, 3 years, I'm doing this. Kasi I heard this is good din for the body, di ba? So, na nakakapag-donate tayo, parang nalilinis din tayo yung ating, blood. So, tama ba? So, what is the benefits pala for doing, this na, sa amin, na mga nagdo-donate? Regarding that, di ko po masasagot yung specifics. Okay, so that's very medyo technical na yan. Okay. Pero po, yung maganda po sa pag-donate po is usually may deal na nakikipag-coordinate po yung tao nyo po sa tao po namin. Okay. And doon po mainly nagfo-focus po yung benefits po. Pero if healthy naman po,
eh, tas kaya naman magbigay, walang problema. Sobrang malaking makakabuti po yan sa makareceive po ng dugo. Sa lahat po ng hospitals po, sa probinsya, sa NCR, marami talaga may kailangan ng dugo po. Tapos, hindi po lahat talaga na-accommodate po regarding that. Kaya so, maganda po talaga na nakapag-drink. So, Doc, okay. So, since, ano, this is, ano ba, for example, sa St. Luke's, may nangailangan ng blood na, you know, talagang kailangan, nakapos. So, this one is for this ba? Available to this? Or you have to pay for this? Or what? Technically po, yung donated na blood, na ma-receive ng pasyente, technically, libre lang po yun. Hindi naman si libre, pero konti lang yung bayad doon. Yung nakamahal po talaga is yung testing. Kasi po, yung ginagawa po natin ngayon is screening lang po. Yung main testing po natin is mainly ginagawa po sa laboratory sa St. Luke's po talaga. Or if ever, if ever hindi kaya ng St. Luke's, sinesend out. Tapos doon po talaga yung nakamahal po ng presyo po. Alright. Thank you very much.